Hey guys, kamusta po kayo? So, kung pansin nyo po ay bago po akong gupit. Ayan, si Amy po ang nagupit sa akin. So, hindi na po namin binidyo as a respect po sa Holy Week. So, hindi ko na po matiis na hindi mag-vlog at talaga pong nakakainip. So, sabi po ng kasama ko guys, parang bumalik daw yung kagwapuhan ko by 80%. Tapos mas lalo lang akong pogi kapag sa biglang tingin daw po. So kapag binibigla nyo po ganun. So ganun parang pumupogi. Pero tingin ko lang, kung tititigan nyo lang, basta titigan nyo lang, masasanay rin kayo. Titigan nyo lang guys. Wala na kayong choice eh. Kaya na nga nakikinukod. Choosy pa kayo. Ito po pala yung bahay namin at ang ginagamit po namin kapag winter ay yung chimney, yung makaluma po. Actually, may mga kasama kami na meron na silang heater. So since makaluma ang bahay namin, so kailangan namin ng chimney. So in that case, so kailangan namin ng kahoy. Medyo creepy siya guys. Pero kinuha na siya ng Mother Earth. So gusto kong i-revive siya guys. So ang purpose na natapos na natin linisin guys at mukhang hindi tayo makakapagsibak ng kahoy para i-imbak sa loob kasi dumating yung landlord ko. Sabi niya yung kahoy na i-imbak daw mas maganda kapag sinibak na daw. Sabi niya magdadala daw siya ng chainsaw tsaka ng splitter. So parang taga-sibak na parang mechanical something. So pasok po tayo guys. So kung napansin nyo sa labas pala guys, wala na yung damo. So yan, nalinis ko na po. So ang daming nalinis ko. So ayaw nyo ipaubos lahat kasi daw bulaklak daw yan. Maganda daw kapag winter. Ano na, spring. So kapag spring daw ay maganda siya. So dito. So hindi siya perfect, pero hindi na rin siya masama. As long na it gonna serve its purpose. So dito natin iimbak yung kahoy. So since puro yero siya, so kung iinit, talagang iinit yung loob guys, so matutuyo agad yung kahoy. Then since hindi ko mapapakita sa inyo yung pagpapile ko ng kahoy, ang ipapakita ko na lang sa inyo guys ay ang aming chimney. So doon guys, so turuan ko kayo guys kung paano gumawa ng apoy guys. Napakadali guys. Kita tayo sa chimney guys. Yan guys, ito na po ang ating chimney at ito po ang ating mga gagamiting kahoy. So una po ito'y malaki, sunod na malaki. So ito yung mga kahoy at mayroon tayong kahoy guys na mga maliliit lang. So later it gonna make sense guys, bakit kailangan natin itong mga maliliit na kahoy. Tapos papel, tsaka posporo po. So ito po pala yung chimney. So dito po siya sa loob, lalagyan ng apoy, sisigaan. So ito po yung labasan ng usok. So ito guys is para siyang bronze. So ito yung iinit din. So yung body, so ito po talaga yung nag-iinit guys. So yan yung usok guys, lalabas yan doon sa bubong. So lulusot yan doon sa bubong po. So hindi na po natin patagalin guys. Hindi sa lahat ng panahon ay nasa comfort tayo ng pagkakaroon ng gasol tsaka kalan. Pag dumating yung time guys na kailangan yung gumawa ng apoy, so magpapasalamat kayo sa akin at napanood nyo itong video na ito guys. Dito na natin gagamitin itong maliliit guys. So ayan guys, ito yung advantage guys kapag galing ka sa bukid. So kaya mo mag survive sa bukid at sa syudad. So guys, paki-comment pala sa baba guys kung saan yung mga provinces ninyo.
kung meron kayong province. Okay? So, yung sekreto lang niya, guys, ituturo ko na siya sa inyo, guys. Ang sekreto lang niya, guys, itong maliliit na kahoy. Since sa pamamagitan ng papel, so yung papel po, magka-catch siya ng apoy mula sa light, sa posporo. So, ang pinakadali pong magka-catch ng apoy is itong maliliit na kahoy. So, kung nag-aapoy yung maliliit na kahoy, hahawaan nila yung kasunod na malaki hanggang yung malalaki na, hanggang hindi na siya mamamatay. So, yun lang po yung sekreto niya, guys. Okay? So, isang kamay pa rin yan, guys. Alright? Okay. So, kuha tayo ng posporo, guys. Ito yung posporo natin. Okay. Yun. Ano kailangan natin, guys? Isang kamay, guys. Alright? So, ayan. So, ayan, guys. Ang sinasabi ko sa inyo, guys. See? Paubos na itong papel. Pero nakikita ko nang umaapoy na yung maliliit na kahoy. So from here, confident akong hindi siya mamamatay kasi yung apoy, hindi na siya nakadepende sa papel. Yung papel ubos na. So yung apoy na nakikita nyo na yan, yung maliliit na yan na kahoy. So sure ako, guys, na aapoy na siya. So isasarado ko na siya, guys, para hindi pumasok yung mga usok sa room. So yan, hindi na siya mamamatay. So, yan. Lininisan natin yan mamaya. So, ganun lang kadali, guys. Marunong na kayo, guys. Ayan. Hey, guys. Kamusta po ang view natin dyan? So, ito po. Kinuha ko po ang aking wallet at ang aking susi para masundo na po natin si Amy. Good. So, pasensya na sa tapakan kasi mahirap paglinis kaya nilagyan ko na lang ng dyaryo. Dyaryo. So, ayan, guys. So, habang nakasakay kayo sa akin, so meron kayong mga property na pwedeng bilhin. So, mga auction, guys. So, ayan. So, pwede kayong magbasa ng newspaper. So, ayan. So, sana ay makapag nakasakay kayo sa akin. Someday. Someday! Someday. A few moments later. How's your day? Very good. Very good? No work, just sitting. No work, just sitting? Yes. I miss you. I miss you. Ano, may palakdown ka na lang din sa akin. Hi, hello.